You know, so may mga nagre-request na ito, pero siguro ngayon na natin simulan kasi bago tayo magbigay, giveaway ng 2024. Tapos, anyway, so dito na natin sisimula sa, dito wait lang. Dito na tayo sisimula sa mga ginagamit ko ngayon. Ito yung ako na M3. Mas trip ko yung when pupunta tayo. Pero kasi tinitesting ko nga itong M3. So ito yung nandito sa main ko ngayon. Ito dito sa isang computer, which is itong Faker IK75 Pro. Ito kasi yung GMK67. Inayos natin yan kasi nabasa ng tubig. So itong part na to, yan, is di na gana. Pero yung iba, okay. Pero babaklasin nga natin yan. So mababaklas tayo ang keyboard. Siyempre, yung Lang 2. Ito nandito kasi ito yung pinagtetestingan ko kadalasan. Ngayon mga keyboard na pinagtatatalo nyo. Since 2023 na nalabas to, parang ito medyo mahirap tapatan kasi out of the box, okay siya. Anyway, so punta na tayo dito, which is yung sa keyboard na kakapalit ko lang nakaraan. Ito nga yung Racklam ang Pro Max, yan. Ayun o. So kakapalit lang natin. Pero ngayon sobrang solid din ito. Kita nyo. A4 Tech Feels. At ayan yung, oops. Pinapakan tayo, wait lang. So tayo. So ito na yung stand natin ng keyboard. Kung mapapansin nyo, may yung iba dyan box is, hindi ko na matandaan kung may laman. Pero ito sureable ako, yung mga box ito may mga laman to. Ayan, yung mga Firewolf yan, may mga laman yan. Hindi na natin bubuksan. So, pero ayan yung mga ibang, hindi na natin bubuksan. Pero siguro dito na tayo simula sa taas, sa 60 per layout, which is ito yung, Xinmeng, yan. Ito, ginagamit ko lang to for testing, lalo na yung sa mga gantong layout. Pero kasi medyo mahirap tapatan to, ang issue lang naman dito. Hindi naman talaga siya issue, pero ang ano lang dito is medyo pricey siya. Pero nung ano 11-11 or 12-12 yata nagbura to. Hindi yung ano, yung Superman steel medyo mahal, yung parang isang variant nun. Tapos ito yung Garuda, syempre. Garuda ito, still ginagamit ko sa Steam Deck, pero ngayon nag-switch ako dun sa ano, sa dito sa Lang 2. Ito, bala ko na rin gamitin to sa Steam Deck. Papalitan ko na to, pakapag-giveaway na natin tong Garuda kasi solid nitong ano, Rock Pira Plus natin. Ito yung ginagamit ko ngayon pang testing sa, or pang compare sa iba. Itong Garuda medyo graduate na sa akin yan. Ito, bihira ko to magamit. Yung Faker na, ayan, ay Lang 2 pala, GK69. Una kasi sa layout. Tapos ito yung RK61. Sakto lang, hindi siya ganun, hindi siya pangit, hindi siya maganda, tama lang. Ito okay to, ang problema ka, well, problema na naman. Ang okay tong ano, okay tong, wait lang, punin natin. Okay tong, ano ang title nito? CA68. Okay itong Z-Friend, yun Z-Friend, nakalimutan ko yung pang mag Z-Friend. Ang ano lang kasi, ang daming naglalabas ang keyboard, so medyo nasasapawan siya ng iba, lalo na to, itong lumabas ng RK. Kung nagpuputukan pa kasi ngayon, yung ginagawa nating video na to is December or January 1. Yan, tapos ito yung mga, well ito, bago pa mauso sa TikTok na nakagawa na ako nito, nasa 200 lang yata yan. Tapos ito yung foldable na keyboard. Ito yung Red Dragon. Simula na unbox natin, hindi ko na nagamit. Tapos yung Faker. Sa likod na likod eh. Oops. Tumatama. Yan. Okay pa rin tong Faker. Ang kita nyo naman solid. Kaya hindi ko na to binabaklas. Kasi una, ano to eh. Ito yung first ever keyboard ko. Kaya, yan, solid siya. Oops, tabilan natin. First ever keyboard ko na binuo na wala akong ka-idea tungkol sa mga keyboard. Kaya ever since yan, nandyan pa rin siya, hindi natin binabaklas yan. Tapos punta tayo sa 70% layout. At habang pumunta tayo doon, kuha tayo upuan dahil nangawit na ako. Oops! Ito ko, nandyan yung upuan kasi nandyan sinamaan ng pagka. Ito yung daily driver ko dati.
Pero isi-switch ko, baka palitan ko na nga yung aluminum maganda kasi trip ko yung natripan ko yung aluminum kasi hindi ko nagagalaw-galaw unlike to medyo magaang kasi. So ito yung ano, Keychron K8 Pro. Ang gagawin ko lang is ililipat ko lang tong sina Ohab, ayan, si Ohab, si Adu at si Benti. Lilipat natin yan dun sa Faker. Sa ako. Tapos yung Techwear. Di na natin i-review kasi tinanong nyo lang naman yung collection. So, ito yung mga natatabi natin keyboard pa. Techwear Phantom Plus. Ito, magpapaalam sa akin to kasi bibigay natin to kay Kubradors. Pero malamang mga panahon na pinapanood nyo to ay nabigay na natin. Wait lang, kunin natin. Faker. RK87. 87. So, yung mga tatanong niyan, hindi ko naman ko-compare. Pero kasi, medyo marami na rin tayong pinalitan dito. Yan, pinagpalitan tayong keycaps. Kung napapansin nyo, Shinchan keycaps. Kasi idol niya si Shinchan. Kaya, yan. Shinchan keycaps, tas Gateron Yellow. Sobrang goods niyan. Yan. So, bibigay natin yan kay Kubradors. Oops. Lagi natin. Ito, ang okay naman sa akin. Nangangawit na ako. Okay naman sa akin to. Ang ano ko lang naman dito is, hindi ko masyado trip yung ano. Yan yung tunog. Masyadong, yun nga, retro vibes, pero anyway, yun nga lang, hindi ko masyado trip, pero kung trip, yung kung gusto mo ng aesthetic at na retro vibes yung keyboard mo o yung desk mo, yan, goods yan. Yan. Oops. Oh, yan. Okay, tos, eto, hindi buo yan, parang pinagdugtong natin yan. Ito yung, ayun, yan. Ano nga to? Skylong to. Skylong 019. Skylong 019. Kaya lang mukhang buo. Ito naman yung Lychee. Hindi ko na masyado nagagamit rin to ever since na nag-switch ako sa 87 keys. Kasi ito 75 layout yan, di ba? So, medyo matagal na natin hindi nagagamit yan. Okay. Switch tayo dito. Lipat tayo dito. Siyempre, Attack Shark K86. Ang weirdo ng naming ng Attack Shark, no? Kasi ito, Attack Shark K86 and yung isa nila, nasa na yun? Sige, dadaan na rin naman tayo dun. So, Attack Shark K86, K meaning keyboard, di ba? So, yan, 86. Pero hindi siya 86 layout. Tapos ito, shortcut na tayo, pero yan. Ito naman yung Attack Shark din nila na M86. M87. Yan o. M ba't M? Pero ewan ko, wala lang. Pero ang ganda to, maganda itong keyboard na ito. Maganda yung gradient ng kulay niya. Ako na M1. Ay, hindi. Mons Geek pala to. Sorry, Mons Geek. Ano, Mons Geek. Ito yung nagbalik loob ako sa ako. Hindi naman nagbalik loob kasi babalikan natin. Ayun nga, na lagi ko naman na video to. Nagka-issue ako sa ako. Hindi naman nagka-issue. Nawalan ako ng tiwala kasi dalawang keyboard nila medyo palpak yung dumating sa akin. Pero yan, yung Mons Geek. Ginamit ko to siguro mga tatlong araw siguro max. After nun, bumalik na ako sa yung sa Faker. Ito, ano nga to? VGN. So, napansin nyo na dahil hindi ko alam. So, yan. Dahil hindi ko masyado nagamit, VGN75. Pero, goods yung keyboard na to. Ayun. Pero syempre, may mas magandang keyboard kaya hindi natin nagamit. Wake Up, yan. Isa pa to. Okay din to. Pero yun nga, na-outshine ng ibang keyboard. Kaya, tamang pahinga lang siya. Etong keyboard na to. Faker. Ever since na-unbox ko siya, tinesting ko lang siya siguro mga dalawang oras. Ya. Wala nga dalawang oras, pang isang oras. Tinabi ko na siya ever since di ko na ginamit dahil ang hirap gamitin. Ang hirap gamitin ng Alice, so hindi para sa akin yan. Kaya dyan na lang siya, pero hindi ko yung bibitawan kasi una, wala lang. May remembrance. Ito kaya hindi ko tinanggal to kasi ang cute ng ano yun. Ang cute ng, ayun o, siya lang yung bukod tanging kakaiba yung itsura. Yung KZ, KZZI. Ayun o, pansin nyo. Ayun. Kaya hindi ko tinanggal yung case kasi maganda yung pagkakagawa niya. Oh, meron pa pala ako dito. Sige, dito na muna tayo. Ano nga to? Hindi ko na matandaan kung ilang keyboard na ano natin. Sige, mamaya na lang. Ito yung Aluwa. Aluwa to, di ba? Aula pala, Aula. Aula F3287.
Okay naman tong gigboard na to. Budget build. Balikan nyo na lang kung ano. Balikan nyo na lang mga video. Nandun lang naman yun. Budget build. Ang ano lang dito, ang hirap baklasin. So, yun. Yan. Tapos, ito yung... Uy, sumasabit. Sumasabit, men. Oh, yan. Zio lang. K86. Budget build. Pwede na. Pero syempre, yun nga. Kaya siya lang dyan is... Mas maraming magandang keyboard sa kanya. Meron pa ba tayong mga na... Meron pa ba tayo? Wala. Yan. Okay. So, ito na nga. Napakita ko na naman sa inyo. Yung Attack Shark M86 nga. Tapos... Ito... Yung... Binild natin nakaraan. Yan o. Zuya. GMK87. Pero babaklasin ko to. Maraming nagsasabi... Hindi ko pala nagagawa kasi nga medyo busy tayo. Ito yung babaklasin natin. Kung mapapansin nyo. Pero sa lahat na na-build ko, parang ito yung pinaka-trip ko. Ang problema ko lang sa kanya, hindi bumabaon kasi may plastic daw sa ilalim. Hindi ko pa nako-confirm pero dahil magbabaklas nga ako ng keyboard na yun. Ayan. Magbabaklas ako ng keyboard na yan. Itadamay ko na to. So GMK din yung GMK din to. GMK87 nga yan. Ayan o. GMK87. Ayan. Ito naman, yung... Keychron Q1, first ever na aluminum keyboard na nagkaroon ako na hindi ko alam na wired pala siya. First, hindi talaga ako idol, hindi ko talaga trip yung mga wired pero yan, kinikip natin yan. Pinalitan na rin natin yung switch niyan. Tapos ito yung kinakwento ko na, ay madilim ba? Madilim eh no? Wait lang. Okay, so yan, medyo maliwanag na. Hindi, maliwanag na. Kasi kanina madilim. Ayan, ito yung ako PCB 98B. Medyo mahaba yung mga ilang series ko. Mapapansin nyo may ali-ali kabuk po. Dalawa yan, no? Dalawa yan. So, ang nangyari dito sa ako na to, ito yung unang ako, tama ba? Wait. Hindi, dato tama kasi ayun yung palatandaan ko. Ayan. Yan yung una kong ako. Nagkakaproblema nga. May pag pinapindot ako ng case, hindi nagkumakagat. Hindi siya ghosting eh. Hindi rin problema sa switch kasi nagpalit na rin ako ng switch. Tapos, ang nangyari is, ginawa nila, parang nag-BSL lang 50% discount. Sabi, bilin ko muna yung keyboard nila na to. Tapos, pagkabilin nila, ibalik ko daw yung ano, i-re-return ko to. Tapos, i-re-refund nila. Pero... Kasi dapat ibibigay ko na lang to sa opisina ko eh, kaso hindi niya kinuha. Tinabi ko na lang. So, total parang umabot ako ng 6 plus 4. Parang umabot din ako ng 10K sa dalawang keyboard na to. Ayun, na hindi naman natin nagagamit na. Pero mahirap din kasi gumamit ng ano. Hindi ko masyado trip yung full layout ngayon dahil ang hirap kumain ng ano eh, kumakain ng space eh. Tapos yung James Donkey RS2. Old goods din naman to pero kasi nakaano to eh. Tawag dito. Yun, tama, naka ganun. Hindi nakaano. Linear, clicky, tsaka isa. Ayun, tactile. Tactile kasi to. So tactile na brown kaya hindi na natin masyado nagagamit at hayaan lang natin siyang magbusina kahit lagpas. Tapos ito, Rock Elise. May mga nagtatanong sa akin kasi yung Rock Elise ko... Oops, tumama sa pader. Yung Rock Elise ko, kung mapapansin nyo, hindi nyo makita, di ba? Yan o. Oops. Type C. Kasi yung sinasabi nila, yung kanila daw, or yung nakuha nila is type A, USB-A. Di ko sure kung dahil sa version, pero ito kasi hindi ko na pinilitan to eh, yung mga switch as is na to. Ang ever since kasi ito yung trip kong layout. Well, bago isa to sa mga ano na unang keyboard kaya ito yung mga trip kong layout pero syempre napunta ako sa TKL or sa 87 keys. Mas trip ko yung ngayon ah, mas trip ko yung ganyan. It's either TKL or 75 which is ayun yung gamit ko doon sa kabila. So yan, ang maganda kasi dito, pinipindot mo lang yan. Pagka-switch mo, magagamit mo to. Pagpapindot mo lang to, magagamit mo yung numpad. Pero yun nga, dahil nakapagbili tayo ng kung ano ng keyboard, so syempre, makukumpir mo na sa iba. Tapos, siguro to yung last.
Hindi ko na matandaan kasi kung may mga meron pa sa box, pero di na natin bubuksan yun. Pero ito, ito yung glass, yung, ito maganda to, simple lang kasi to, lalo na kung sa office mo gagamitin. Ayan o. GD 100, GD 89 yata, di mo tandaan. Pero yan, simple lang siya, wala siyang RGB, wala siyang pailaw. Ang di ko lang trip is magkakadikit yung piece. Pero yun nga, depende siyempre sa gagamit. So yun yung keyboard collection natin. Yan. So kung ilan yun, good question. Yan, hindi ko na matandaan yung napamigay ko siguro. Yung sabihin na natin 10 yung napamigay ko. Maybe less than that or baka sumobra. Roughly siguro 10. Tapos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hindi ko na binilang to. So 39 keyboards. Plus to, may mga laman pa to, hindi ko na rin binilang. So, more or less siguro mga nakasikwent ng keyboards tayo last year. Medyo marami na rin. So, ayun. Ayun yung keyboard collection natin ngayon. Sa mga nagre-request, bibilin pa rin natin yan sa 2024. Pero syempre, pinagpapuwisan ako, men. Ang init. Well, nakapatay kasi yung aircon dahil dapat mag-video lang ako saglit, pero napahaba tayo. So, yun nga. So, yun nga. Tulad nga sabi ko, bibili naman natin yung mga nire-request nyo para ma-check natin kung okay ba. Pero, para sa akin, wala pa rin tatalo. Out of the box. Lang 2 pa rin talaga. Pero dun sa, yun ang gamit ko. Yan, lang 2. Sorry, yun. Lang 2. Yan, lang 2. Wala pa rin tatalo sa lang 2 out of the box. Pero kung trip mo yung 75 layout, doon ako mag-wake up ako. Wake up, bakit ang ganda ng wake up? Yung build, yung quality. Pero may iba-ibang ano yun, iba-ibang para may choices yan. Palikan niyo na lang yung video ko. Wake up goods yun. Pero kung may extra budget kayo, mas suggested ko yung Faker IK 75 Pro. Medyo mas mahal lang siya ng hindi siya medyo mas mahal. Mahal talaga siya. Pero ang ganda ka ng quality tapos aesthetic pa yung bilog. Tapos, sa TKL, which is yung lang 2 talaga. Pero kung may budget kayo, okay yung ano, okay itong, yan, yun yung ginagamit ko ngayon. Or yung K8. So, yun. Pero syempre, mas marami, ewan ko, siguro, this 2024, may mga mas lalabas mo magagandang keyboard. Pero te-testing natin yung lahat. So, umaabot na ako kung saan-saan, umaabot na ako sa mga iba-ibang website, pero kasi yung trip kong bumili ng ano, ng mga medyo high-end. Pero syempre, hindi lahat naman kasi makaka... Ang hirap kasi doon yung group buy. Pero, ayay, separate video na lang. I-collection na lang. Dami na nating kwento sa buhay. O sige na, dito na natin tatapusin. Bye-bye and pabuk.